So caught up inside ourselves, we take what we should give. So for tonight. There's so much to be thankful.
Noon ay binansaga ng ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers bilang mga bayani. Subalit, ang realidad ay malayo sa pagiging bayani ang kanilang mga kinakaharap na suliranin sa ibang bansa dahil lamang sa kagustuhan nilang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. At makailan nga po lamang ay nakarinig tayo ng mga balitang may isang tayong kababayan na nakitang namatay at nakalagay sa freezer ang katawan. Bukod sa kadumal-dumal ang sinapit ng ating kababayan, ay siguradong gayon na lamang ang sakit na naramdaman ng kanyang pamilya sa malungkot na balitang ito. Kaya napapanahon ang ating usapan ngayon tungkol sa OFWs at ang mga iba't ibang ministries na isinasagawa para sa kanilang kapakanan. Ako mismo ay bahagi ng Global Filipino Movement na naglalayo maabot ang salita ng Panginoon ng ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Abangan ninyo ang two-part episode sa What's Brewing kasama ang sikat na motivational speaker na si Ian Barcelona. At of course, abangan nyo rin po ang ating legal talk sa barista. So punong-puno na naman po na magagandang usapan ng ating araw. Huwag nyo po ililipat ang channel na yan. Ako po si Ressa Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayon sa survey ng Philippine Statistics Authority, mahigit na 2.3 million ang bilang ng mga overseas Filipino workers noong 2018. Sa latest data naman ng Commission on Filipinos Overseas, ay tinatayang halos 1.2 million na ang mga Pilipinong irregular migrants o yung mga walang valid or na mga residence or work permits at mga overstaying, no, na mga turista at mga workers sa ibang mga bansa. At isa po sa mga problema ang kinakaharap ng mga OFWs, Bishop, ay maltreatment at pang-aabuso ng kanilang mga pinagsisilbihan, yung mga amo nila. Sa privilege speech ni Senator Angara noong 2018, nabanggit niya na 80% ng mga domestic workers ay naaabuso. At pang-aabusong mula sa hindi makataong working environment hanggang sa pananamantala. Nakakalungkot yan. Idagdag mo pa dyan, Ressa, ang mga Filipinong in conflict with the law sa ibang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, halos 4,000 Pilipino ang nakakulong sa ibang bansa at ang mga ilan dyan ay nasa death row pa. Ha? Mm-hmm. Kaya naman sa SONA ni Pangulong Duterte ay binanggit niya ang planong gumawa ng isang bagong departamento na mangangasiwa sa kapakanan ng mga OFWs. Sa kabila nito, nananatiling realidad ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At para pag-usapan ang kalalagyan at buhay ng ating mga minamahal na mga OFWs, kasama natin ang suki nating si Ian Barcelona, Managing Director and Impact Chief Trainer ng AIB Training Events and Consulting Company na tumutulong sa mga kababayan nating Pinoy sa ibang bansa. Nako, magandang araw sa iyo, magandang Ian. Magandang araw welcome po. Back. Welcome back. Wow. Na-miss ka namin. I welcome myself back here. It's a great pleasure, honor, Bishop and Ressa. Wow, it's such a pleasure, such an honor. Wow, talaga. Oo, nandito ka. Napawaw po ako sa ating studio and to the whole. Sa milyong-milyong po taga-subaybay natin. Yung huling interview din natin, pinag-usapan natin ng mga OFWs. Pero ano nang laman mo ngayon, Ian? What have you been doing? Currently, I'm still doing trainings and seminars. And I would say, indirectly, I am contributing to empowering our fellow Filipinos, OFWs. Kasi ang mga audience ko po sa mga companies, cooperative schools, hindi pwedeng 10 to 40% ng mga audience ay may kamag-anak na OFWs. Ay, sigurado yan. So, I myself po, we're beginning to educate them. At ako po personally, this is my personal opinion, if not an advocacy na as much as possible, sa mga may encounter ko po, papigilan ko na silang lumabas na ibang bansa kasi nagbabago ang panahon. Yeah. Pero talking of education, we really need to be at par with the outside world, you know? At kahit nasabihin na natin, ito lang ang ine-educate sa loob, ano? Pero ang impact niyan sa labas. Correct. Kaya yung sinasabi po natin na potential brain drain is ang makikinabang sa labas. Yeah. On the other hand, we are yet to quantify and qualify that. Kasi with the zillennials, the alpha generations, at yung mga upcoming millennials who are now occupying our workplaces, the marketplace, ano po eh, naniniwala ako, they chose to be here. Ang issue na kasi, hindi yung opportunity nag-aabang sa kanila, pero yung sinasabi dati ni Thomas Friedman na mga 8-10 years ago na the world is flat.
is yung opportunities na kaya nilang gawin dito na. Right. Yes. So it's one thing to wait for the government or an investor to come in for an opportunity. Mm. But because of technology, the digital world, and, may opportunity. And why not the opportunities here? Alam mo, when was this? I was in Dubai. And then, nabalitaan ko na magkakaroon sila ng, syempre, yung ano lang, Dubai, and mag-feature ng mga pavilion. Pag-comment kong ganyan, sabi ko, alam mo, ang ganda talaga. The years that I have been coming here, Kako, iba eh, no? Pagkatapos eh, I learned na magkakaroon sila ng pavilion ng mga Filipinos. Wow. Tribute? Sabi ko, oo. Parang treat sa atin. Oo. Sabi ko, gandahan natin yung pavilion. Kasi, ang nagpaganda ng lugar na ito, Pilipino eh. Oo. So, lahat Kako ng contribution ng mga Filipino workers dito, doon na ilagay sa pavilion. And let it be the showcase of the abilities ng ating mga kababayan. Now, thinking of that, kung ang ating mga kababayan sa labas ay nakapag-contribute para pagandahin ang ibang bansa, why not ang ating mahal na bansang Pilipinas? Mm-hmm. We, speaking of showcase, napakaganda po ng illustration ninyo. I haven't been to the Middle East, but I've been to New Zealand and some parts of the US of A. Mm-hmm. Ano po eh? Lahat may Pilipino. Oo. Nung nagpunta po ako ng Hawaii, saka Guam, nalito ako. Kala ko nasa Ilocos ako eh. Puro Ilocos. And it's always a mixed emotion na nararamdaman ko na, uy, may Filipino. Tapos, may nag-serve sa restaurant sa'yo, chichikahin ka, pero third generation na sila ng mga Ilocano. Yes. At tuwing ang kwento na nila ngayon, parang may nakikita po akong dispensation na they are trying to go back to their roots. And then, when we thought then, yung neo-colonial mentality natin na ang opportunity nasa labas, mukhang patapos sa po yun eh. Okay. That's my humble opinion. Mm-hmm. Kasi, yun na nga eh, the mere fact na in-embrace natin ang K-12 o K-12, pag umaangal mga estudyante dyan, pati parents, ang punchline ko po sa mga talks ko, okay na yung K-12 kaysa K-9, okay? The mere fact that we have embraced it, tapos sumabay na po ang academic system natin. Yes. Nag-exchange siya mga students. Dati ang exchange program is a temporary thing. Ngayon, literal. The whole course. So, ibig sabihin, yung academic trajectory po natin is leading towards international standards. And let me cite this. We are just trying to attune ourselves with international standards. But prior to that compliance globally, Filipinos are already at par. Kahit saan pumunta ang Pinoy, magsasucceed, magta-try. We were at par in the, during the 80s. We were actually leading. Correct. 70s, 80s po ang kwento. Construction, yes. Saudi. Mm-hmm. 80s, 90s, Siman. 90s to early 2000, yan yung mga professionals, ITs na. Yes. Mm-hmm. Mga pinsan ko po yan eh. Kapatid ko nandun. Pero at the same time, nakikita ko rin, sila na nagsisimula nang bumalik dito. Totoo. Tapos yung mga nakapagpundar na sa US are looking back here. Correct. Kasi locally and then each like mega cities in Metro Manila, not to mention yung ginagawa ng government, we are beginning to build quality communities. So, ang opportunities dumarating na dito. Mm-hmm. And then, yung opportunities na yon nagme-merge eh, o nagme-meet halfway. Mm-hmm. Ako na graduate ako ng IT or computer tech digital savvy ako, nakakreate ako ng app. Mm-hmm. Sa app na yon, like yung isa ko pong nabalitaan, sa Nueva Ecija, ginawa niya ng app ang lahat ng tricycle drivers. Eh may term po, may mga clients ako na sa motor industry na ang Nueva Ecija po, next to Bulacan yata, ang sentro ng tricycle sa buong, sa buong Pilipinas. Sakdami ng tricycle. Ang dami, oh. They're causing major traffic sa major thoroughfares. So may gumawa ng may app? May gumawa ng app na ang payments kay para naka-grab. Wow. Ang mga drivers, ha? Pwedeng pwedeng tumawag ng ano. Actually, yun nga po yung nabasa ko eh. Ngayon, even yung mga well, millennials na mga Pilipino, dahil nga sa digital age and yung creativity ng mga Pinoy, yun talaga yun eh, very out of the box mag-isip. Pero sa paligid mo ba itong mga ganyang opportunities eh it would actually bibigyan ng effect na babawasan ng mga OFWs na lumalabas ng bansa. It's not just an effect. I call it the inevitable impact. Well, disruption. Bago yan. You know? Ang kalalagyan naman kasi ng ibang mga kababayan natin sa labas ay hindi naman sa area ng technology. Kaya yung prospect na babalik sila, medyo talagang are met with medyo, well, merong mga reservation. What's in store for me there? Correct. So,
paanong magandang gawin dyan, Ian? Para sa iyo, para sa iyo. But yung pagbabalik po is both a personal choice preference. At the same time po, when we say pagbabalik, parang pag-a-approve po yan ng dual citizenship. Yung pagbalik ko dito, hindi ibig sabihin, dito na ako talaga. Okay. Ibig sabihin, bumabalik ako dito kasi noon ang mindset ko, Amerika na ako talaga. Or Canada, New Zealand. So, ang sinasabi natin, yung pagbabalik ko dito is, I can go back anytime I wish to. Yes. Number just, two, just I test the waters. Test first. The waters. Oh. I can give back, which I've been giving back, pero mas may higher level pa po yung giving back. I'm now investing. Correct. I'm now investing. Tapos, i-connect ko lang po ang hospitality industry. Did you know that the Philippines is being marketed now as a haven for retirement? Yes, of course. To among Japanese, the Europeans. But this mga US. But the US. Oh, yes. So, ibig sabihin, isipin mo kung minamarket tayong ganon at nagiging volatile ang mga economies sa, be it in the Western Hemisphere. So, ngayon, akong Pilipino na naging successful doon, aba, yung mga inaalagaan ko nga dito, yung pamilya, magpupunta ng Pilipinas eh. Ako, hindi ako babalik. Kaya lang ang tinutukoy mo dyan, yung mga galing sa ibang mga first world countries na professionals. Okay. How about yung mga domestic helpers na yun ang karamihan sa mga Pilipino? That's another thing. So, segue ko na po what's happening in Hong Kong. The last guesting here, I was privileged to be in Hong Kong. Sabi ko nga, medyo ang yamang ko po nun. Ginawa kong kapitbahay ang Hong Kong with a client, with Mrs. Dio. I've been observing, nung huli kong ginawang skit doon, talagang ginawa namin yung reality, cycle. Kahit na pag-graduate yung anak na college or natitempt yung parents, huwag ka na magtapos ng college dahil malaki na ang sweldo ng mga DH dito ka na. Kasi pag-graduate mo, hindi ka kikita. Ang OFW sa Hong Kong ngayon, caregiver, domestic helper, earns 25 to 35,000. Hanggang 50,000 pa nga po yata. Depende kung yan yung mga kwento po na yung amo ko is actually a migrant from Europe, UK, nung hawak pa ng UK ang Hong Kong. Or na-tiyempo ko sa Chinese family, Hong Kong Chinese family, na medyo mas affluent. Na mas affluent. So, mas ang threshold, ang bracket po ng sweldo ko is between 30 hanggang 50,000 pa. So, sa kung kikitain dito yon. Ngayon, sense of comfortability and security. Pero doon napapasok yung anak. Yung anak, in-expose mo. May option na. Either desperate lang, nagagawin mo kung OFW din, to succeed you. Para saan mo pa ako pinag-aral na ito, may nag-offer sa aking company. Ngayon po, mga companies, would you believe, are willing to offer, not to mention the BPOs, as much as 25,000 for an introductory. So, bakit ako mag-abroad? Why would I go abroad? 30,000, gross yun. Para saan? Sino papadalan ko? Dito, hawak ko oras ko, home base ako. Kaya sila din magsasabi, oh, ma, balikan na rito. Precisely. Ako na bahala sa iyo. Which is, may mga na-encounter na po akong ganyan. Sobrang nakaka-fulfill, inspiring. May iba naman po, I could speak for my mother-in-law na nandoon na siya sa Canada, balik ako sa Canada kasi talaga nagkabuhay na siya doon. Pero her life story there paved the way para yung mga anak niya and yung napangasawa ko po really gave the best and the brightest future. So ngayon po, balik ako doon sa mga nasa Hong Kong, mga construction workers, yung mga maikli lang ang kontrata. Again, napapaisip na po yan eh. Kasi a disruptive world like what's happening with Hong Kong now, isang policy lang yan. Correct. Isang policy. Sabi ko nga noon, and alos sa father side ko po, sabihin natin, 10 ang nurses. Yung isa nagtapa po sa board during his time. One stroke of a policy, sinabi ng UK, ng US, stop, freeze hiring. May magagawa ka? Kahit may NCLEX ka pa, NLEX, SCTEX. Ay, hindi, highway pala. Madalaan yun eh. So, wala eh, mababaliwala yun. It's you against your government. Correct. Yung sister ko, who used to be a manager of a fast food chain sa Singapore, nung nagreklamo ang Singaporeans at Malaysians, the Filipinos are getting our jobs. Parang nangyayari ngayon, ang mga Chinese daw kinukuha ang trabaho sa atin. No. Sabi ng government, we will just regulate. Pero ang issue talaga dyan, competitiveness. Ang issue dyan, experience. So, nagbabago na. Wala na pong absolutes ngayon, in a sense. Ang isang strong economy dati could no longer be a strong economy. With the outlook of our country,
airports, kanina lang po, binabasa ko. Ang daming itata yung airports, the new Cork City, wow, the Build program. Yes. Bakit ka lalayo? Bakit ka alis? Plus, ang dami ng investment opportunity dito. 10,000, halimbawa, 10 years ago, parang hirap kitain. Ngayon po, isang online selling lang yan in 1 week or 2 weeks. So, bakit ako mag-abroad? Parang, yan din yung bagong perspective sa opportunity. Oh. You don't wait for opportunity to be given to you. You create one if, for yourself. If we will have a message to give no, sa mga viewers natin, pwedeng maging mensahe muna sa mga anak ng mga OFWs dito. Yung mga pinag-aral, yung mga pinag-gastusan, di ba? So, gawin yung magandang buhay nyo rito. The challenge, pabalik nyo na yung mga magulang. Di ba? Tama, ano? Correct. Yun po yung magandang mensahe na hindi ka pinag-aral para iwaldas yung pinaghirapan nila. Hindi ka pinag-aral para malaman mo na komportable ka kasi yung comfort na yon may period lang eh. Yes. Pagka-graduate mo, ako man magulang mo, oh, you're on your own in a sense. Mm-hmm. Kasi I did my part. So, ang mensahe na sa mga kabataan is make the most of that opportunity, be proactive and productive enough to honor your parents. Tapos, usayan mo dito. Mm-hmm. At ang goal mo, tama po kayo, is mapauwi ko nanay ko. Mm-hmm. Mapauwi ko nanay ko kasi it's my turn now to give back to them, give them a better life. True. Kasi dati po, ang trajectory ng pag-unlad ng pamilya, in a span of 10 years, may bahay at lupa, may kotse. Ngayon po, would you believe, kaya ma-reach yan in 3 to 5 years with the opportunities around. So, bakit yung mag-aabroad? Mm-hmm. At yung nanay mo, nag-aalaga ng hindi niya mga anak. Eh, saka makakita na, Philippine company, bibili ng international na brand. Eh, come on! Sobrang nakaka-proud po yun. Sobrang nakaka-proud. Di ba? When they bought Smash Burger and now Coffee Bean and Tea, is it okay to mention here? Sobrang nakaka-proud. We're talking about realities here. We're talking about the lucky bee. nakaka-proud. Nakaka-proud kasi, yung nga eh, when I talk about entrepreneurship and opportunities, dalawa lang po yan eh. Pero o pera. Maraming tao puro pero. Mm-hmm. Samantalang iba, marunong humanap at gumawa ng pera. Mm-hmm. Sa Christian perspective, dalawa lang yan eh, pagpapala o pagpapalo. If you're doing things right, pinapalo ka. Mm-hmm. If you're doing things right, pagpapala. So, ang poverty mindset, bago siya isang financial social status. Dwell on that further. Ang poverty is a mindset. Poverty is a mindset. It's not the condition of the pocketbook. No. Neither the ang bank account mo, ang laman ng pitaka mo ay produkto ng pag-iisip mo. Because once your mind changes, everything else in you change. Mm-hmm. Kaya diba, sabi ng scripture, be transformed by the renewing of your mind. Correct. Ngayon, masyado natin ginuglorify, kaya yung mga indie film sa Cannes, may tinatawag na ano eh, poverty porn eh. Pero ang reality, ang Filipinos, pag binigyan mo ng opportunities, they'll give their best. Before coming here po, I was talking to a peer with JCI Makati, na nung sudyante siya, he considers me a mentor. You know what? He built 33 hotels already. Siya po yung may-ari ng Dessert Museum and Lakbay Museo. Oh. Si Lance Tan. Nagkikwentuhan kami kanina, mga business owners po, before I came here. Sabi niya, ang problema sa ibang mga Pilipino, tamad. Example, sabi niya, I just fired my driver. I'm compensating him 25,000 a month. Sabi ko, bakit mo? Na medyo nagmumura pa nga sa expression. Tuwing Lunes daw, unang araw ng trabaho, nagtataka siya, pagod po yan. Sabi ko, ano, nag-a-addict, nagbibisyo, hindi. Magdamag daw, nakikipag-mobile legend sa mga anak. Wow, bonding, di ba? Pero at the expense of your work, chinugi niya raw. 25,000. Number two, kinuwento niya naman yung bright side. 80% ng mga hotel niyang tinayo, dalawang museum niya, are out of school youth. So ano pong sinasabi niya? Yung inakala mo ng mga college graduate, ito yung sakit, entitlement mentality. Millennial mindset yan ngayon eh. Pang millennial hanggang yung mga pabungad ng alpha generation, true, ng millennials. Mm-hmm. Entitlement, may alam ako eh. Mm-hmm. Tapos, sa mga nag-a-apply din ng work, mataas na posisyon agad yung mataas na posisyon, tapos ang taas ang asking agad from the start, unrealistic asking. Mm-hmm. So, sinasabi niya, pag ang tao talaga, mas yung drive, yung determination, doon na papasok yung pinag-usapan po natin kanina, between attitude and skill. Mm-hmm. So kapag may teachable, coachable attitude, yun din yung message po natin sa mga kabataan ngayon. Mm-hmm. Di ba?
hindi porke marami ka nang alam, alam mo na agad. It's true. It takes time to learn with wisdom. It takes a lot of experience as well. And there's no such thing as overnight success, and success without failure is not complete. Sa mga budding entrepreneurs. And I am sure nag-training ka, nagsiseminar ka, ang talagang marami mong hinaharap attitude ng mga sitwasyon, di ba? Opo, employees, tapos isang cooperative na ang mga miyembro ay yun din, mga nagpapadala ng pera, OFWs. So yun po, yung poverty, it's a mindset, because attitude breeds behavior. Mm-hmm. And behavior is becoming a social norm. Yes. A social norm. Halimbawa ngayon, dahil nag-increase yung awareness sa mga magagaling natin batang leader, so kino-correct natin yung mga, sorry for the term, yung mga undisciplined Chinese. Why? Kasi nag-increase ang awareness. So ganun din po sa atin. Kaya when we educate the mind, we educate the heart, and we transform the spirit. So holistic ang approach. Kaya sa mga OFWs ko rin pong nakausap, ang longing din naman nila on the spiritual side, yung mga napalapit sa Lord doon because of their sadness, their loneliness and miseries. Padala sila ng padala ng pera, they thought that money would compensate their lost years. Hindi po. Wala. Pero bagamat may mga kwento na talagang yung iba chineshure yun. Pero it's also on the parallel, it's a parallel truth on the other side of the fence. May talagang kwento po na nagwaldas, nagloko. Yung mga kwento na asawa ako, inaiwan yung asawa kong lalaki, nagpapadala ako. Tapos isang araw sumama sa iba at yung mga pinadala ko hindi na ipundar. So nangyayari pa rin po yan. But I am hopeful, and with the new batch of the young people now, sobra silang hindi nga optimistic opportunistic na. Opportunistic na. Ibig sabihin, lagi may oportunidad. Speaking of opportunity, kaya na-mention mo, medyo nahangap ako din, sabi mo, create your own opportunity. Anong ibig mong sabihin dyan? As a motivational speaker, madalas ko sabihin, opportunity comes not only to those who wait for them, but to those who seize them. In creating opportunities, balik ka. Anong meron ka na maaring wala ang iba? Anong interest mo? So sinasabi nila passion, yan yung topic ko po bukas sa isang malaking company. Pero balikan mo yung potential mo. Nung nilikha ka ng Diyos, God has already deposited greatness in you. Kaya kung sinasabi po nila, you were born to win, mali, you were already a winner. Nung nabuo ka sa sinapupunan ng nanay mo, ginawa ka ng mga magulang mo because God has a destiny for you. And let me quote, sabi po ni Pastor Miles Monroe, your future is not ahead of you. It's inside of you already. You just have anong relationship ng tamang attitude sa opportunities? Ay, ang galing po. Success is once defined as where opportunity and preparation meets. Okay. Dami mo quotable po. So, ibig sabihin, if you think there are no opportunities for you, it's a matter of attitude. Actually, the mere fact na iniisip mong wala, wrong attitude na po yun wrong perspective na. Okay. Meron. Misplaced ka lang, wala kang direction, mali yung company mo, meaning yung mga barkada mo, na kung puro negative people yan, talaga nega ka. I mean, you've known me since my younger years, ito, Bishop R.A. Laki po ako sa isang barangay sa Pandakan. I was an SK chairman. Kung titignan ko yung kalagayan ng mga kaklase, ng mga kababata, kaya ako nag-SK. Pero for God's glory, by His grace alone, when He changed me, I became the son of the Lord. Pero hindi po son of God. ang biro nga po sa akin sa barangay, looking back, isa po ako sa lugar namin na nakatapos ng college at the age of 20, then at 23, by His grace po, may master's degree. But I still live in the same place. So, isang example yan, wala sa lugar. Kaya if Filipinos, OFWs, at yung mga susunod na trajectory abroad, sinasabi mo na mas maganda ang ekonomiya sa ibang bansa, para mong sinabi nandun lang ang Diyos. Diba? Parang dito lang yan sa tatalon eh. Whoever think na magkakaroon ng ganitong klaseng ministry sa loob ng ganitong klaseng lugar. Kaya Lighthouse. People ask me before, dito lang kayo umalis dyan. Hindi nga puntahin ng tao yan. kaya nga kami light eh. Sa pinakamadilim dapat yung magliwanag. Pero anyway, tuloy mo. Maganda pinag-uusapan so, natin. So, yun nga po eh. Wala sa lokasyon, nasa disposition ng iyong pag-iisip. Opportunity and preparation meets.
So madalas ko sabihin, may opportunity, hindi ka prepared. May iba naman prepared ka pero wala pa opportunity. Now let's just be straightforward here. Ganitong klaseng usapan, para bang ang dating nito sa mga nag-OFW attitude problem na iniisip nila, wala ako opportunity sa Pilipinas eh, malalabas na lang ako. Was it then an attitude problem? Ang tawag ko naman po doon was the compelling challenge of that time, of that particular time po. Kasi, like noong 80s, bakit nagpuntahan sa Saudi? Di ba po, yung political upheaval sa atin, martial law. That's a major factor. Kaya wala nag-i-invest, so wala magpo-provide ng jobs. Isa po yun. Plus, actually, yung mga professionals na nag-exodus, nag-diaspora, eh mga naging political leaning din sila, naging target sila ng government. So ngayon, yung mga sumunod na henerasyon din, dinala nila doon. If we would notice po, if we are to categorize, again, my humble opinion po, ang mga nag-abroad na successful are professionals. Pero sino ang pinaka-successful sa Pilipinas na nung time ng disrupt, ng upheaval sa Philippines, na natili dito? One perfect example, early 90s, bagsak ang economy. Tinayo ni Henry C. ang SM North at SM Megamont. People were laughing at him, pati mga fellow businessman niya. Sabi niya, bagsak ang ekonomiya. Anong philosophy niya? Pag umangat ako una. So, yun lang. Make sense. See, it's a matter of perspective. Opportunity versus calamity. So, yun din eh. I've been to Tacloban last year for how many times? Kung titignan mo yung nangyari sa Yolanda, pero people naturally try. I was actually talking with someone nung araw eh. He started a business dun sa isang lugar na ano ng calamity. Ano? Sabi niya, alam mo, bagsak na bagsak yung pupuntahan mo. Sabi niya, alam mo, kung bagsak na bagsak na, there is no other way but up. Perfect. True. Di ba? Perfect. Alam mo, Reza, maganda itong usapan natin. We talked about realities, we talked about problems, we talked about poverty. Pero alam mo, kahit sa banal na kasulatan, no, the darkest hour, no, ng gabi, that's before, when the light, no, the dawning of before the day. Before the dawn. Oh, before the dawn. Ganon din sa buhay ng tao. Yeah. Once you really have gone down sa ano, that's when you look at the Lord and look at what's hope in Him. Well, alam mo, Ian, pambihirang usapan natin to. Kaya suki ka rito eh, no? But thank you so much for gracing us again with your presence at yung marami mong, ang dami mo ng ano ngayon eh, coach eh. Oo nga, dami mo ang quotable coach. Actually, ano po yun, para nag-training na kami sa iyo. Kasi promotion, because I'm gonna be launching my book soon. Oh, yes. You can announce it. Awesome Thoughts for the Awesome Life. Yes. Oh, malapit na yung book fair. As a matter of fact, tomorrow sa aking speaking engagement po sa isang company, is I'm gonna do a pre-order thing na may autograph ko. Wow. Why Awesome Thoughts? Paglabas, pag-usapan natin dito yung book mo. Why Awesome Thoughts for the Awesome Life? Because your thought life will define your daily life. The awesome life is determined by, because psychology affects physiology. And the awesome light comes when you're at the darkest of the night. Because we have an awesome God. Okay. Awesome. That's great. Ian, thank you so much. Ha? It's a pleasure. It's a pleasure. Uulitin pa natin. As always. Thank you so much. At ngayon naman, samahan natin, no, ang ating mga nasa Espresso Self. At huwag po kayo mawawala, tuloy-tuloy po ang ating Lighthouse Cafe. Mga usapingin, mga paksang trending. Mga tala kayong may kabuluhan. Lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Metro Manila or Metropolitan Manila is the seat of government in the Philippines. Officially known as the National Capital Region, Metro Manila, with a population of more than 12 million, is made up of 17 cities. This region is the center of culture, economy, education, and government in our country. Kaya naman sa ating pong special feature sa ating Espresso Self ay lilibutin po namin ang ilang key cities dito sa Manila. Dito nga po tayo sa makasaysayang lugar ng Rizal Park kung saan lilibutin natin ang buong lugar na ito, Antoinette. Alam mo,
parang malaki na yung pinagbago ng lugar na ito nung naalala ko na nasa grade school pa tayo. Yes, and actually, alam mo, Gabby, hindi naman ako din masyado, kahit na dito ako, tiga Manila, alam mo yun, born and raised here in Manila. Pero sa totoo lang, hindi ako masyado nakapaglibot dito. So, in terms of comparison, medyo siguro sa Rizal Park, mas siguro ngayon mas nakita ko mas magbago yung tiles, mas maayos, mas malinis, pero hindi ako masyadong, alam mo yun, wala akong masyadong point of comparison talaga. So ako very excited sa magiging tour natin ngayon. Exciting at educational, kaya ano pang hinihintay natin, samahan niyo po kami dito sa aming field trip for today. Napakaganda yeah. Na ating naging paglibot sa Rizal Park at kapitbahay lang nga nito ang National Museum. Sa ating likuran ay makikita ang steps leading to the National Museum of Natural History na isa sa mga pinakabagong addition sa National Museum Complex na itinayo at inopen lamang noong 2018 May. Wow! Ayan, napaka-recent lang pala, no? So bagong-bago siya. Kaya ako, sobrang excited ako, Gabby, na makita to at mapuntahan kasi nung bata naman kami, hindi kami masyadong nakakapasyal sa mga museums katulad nito. So, kaya naman, very much encouraged, no? Yung ating mga parents na dalhin yung mga anak nila. Ikaw ba, Gabby, yung inyong little boy? Ano ba experiences ninyo? Actually, nakakarelate ako na sinabi mong hindi ka masyadong nakaka-visit sa museum na bata ka. Kaya ganun din naman kami. Pero when we had our boy, our son, we made it a point na maaga pa lang, bata pa lamang siya, yes, ay diadala namin sa museum. And I think it's paying off dahil yung appreciation niya of, you know, culture, of heritage, of history, nandoon. Parang iba yung nakita namin glow sa eyes niya pag pumapasok kami sa museum. Talaga? Na parang almost the same din siguro ng glow niya pag binabasa niya yung iPad or yung mga tablets or mga cellphones niya. Pero I think this is more profitable, better alternative sa lahat ng ginagawa, especially sa mga bata. That's very true. Kaya ano pang inantay natin? Pasok tayo! We'll be right back.
Ayan, Antoinette, after yes. A few hours of being inside the National mm-hmm. Museum of Natural History, mm-hmm. feeling ko tumalino ako, tumaas yung IQ ko. Dami natin natutunan mo. Okay. Pero ano yung favorite part mo or naging highlight mo ng tour natin? Mm-hmm. Actually, yun nga, nabanggit ko nga at nabanggit mo rin na sobrang rich nung research na ginawa dito. As in, kita mo na ano talagang pinag-effortan, mm-hmm. even yung level ba niyan. Tayo nga, no, it's a pleasant surprise na makita na ganun yung quality mm-hmm. ng mga, yun, yung mga locations. Pero ako, ang pinaka, hindi ko siguro malilimutan for now ay yung sa forest, yun, yung rainforest na section nila doon, na, or level, na kung saan diniscuss yun yung iba-ibang mga, ano, mga nakikita mo sa rainforest. And at the same time, sadly, yung mga iba-iba rin na mga species ngayon na paunti-unti na nang nawawala at nasisira na rin yung, yun, yung kalikasan. Pero maganda doon sa bandang dulo, para nakalagay doon, bakit ba mahalaga ang rainforest sa atin and how we can help? Kasi marami, diba, pagka after ng mga ganitong experiences, maraming mga, especially millennials, parang marami magsabi, wow, ano yan, ah, gusto ko tumulong, ang dami na nating mga pwedeng sabihin, ganyan. But then, what are we going to do? And maganda na, pinipresent din doon sa museum kung ano yung mga practical ways and practical steps that we can do para meron nga talaga tayong mga magagawa for yung sa lahat ng learnings na nakuha natin from this experience. Napakaganda na sinabi mo, atin, parang may naghihintay na trabaho sa din ang representative or siguro PR person ng museum. Pero I agree, no, merong call to action, I think. And the museum was able to facilitate yung people interested or maybe encouraged to help out dito sa mga conservation efforts na ito. Nabanggit mo yung level, yung quality. I was actually impressed. Mm-hmm. Hindi ko inaasahan. Parang yung typical siguro perception ko of the museum, medyo luma, na tahimik. Oh. Pero ito very interactive, alinis. I would say it's world class. Even may mga technology yun nga, di ba, makita natin dun sa mga snippets natin na may mga ano pa, may mga touch screen pa para mas visualize nung mga tao. Yung sa may marina part, definitely hindi naman tayo makakasisid or wala naman masyadong tao makakasisid doon. Pero yun, through technology at yun nga, syempre nag-complement na yung iba-ibang mga sectors para ma-produce yung ganitong type. So at least ma-appreciate natin ang mas malalim yung mga ano nga ba yung hindi natin nakikita na usual sa ating paligid. And to think, Antoinette, na libre pumunta dito. Yes! Diba? Napaka-convenient dahil papasok ka lang and you get to experience, learn about, you know, history, about our culture, about God's handiwork. You know, napakaganda na creation, lahat ng ginawa ng Panginoon for us. And I think there's also a reminder for everyone to be good stewards of this wonderful, grace and this wonderful creation of our Lord. At nakakatuwa, no, Gabi, kasi yun nga, libre siya. Tapos ang dami may kita natin sa likod natin, ano oras na ngayon magagabi na. Pero ang dami pa rin gustong pumasok. So ang haba nung pila, even kanina nung nag-aantay tayo. So nakakatuwa talaga na at least ngayon, unti-unti na nabubuksan yung mga, yun, yung hopefully yung mga parents at yung mga, ayun, yung lahat na, uy, hindi lang pala malls yung pwede nating puntahan pagka gusto nating magpalamig. So pwede rin to, and it's a worthwhile activity para sa lahat. Alam mo, tama yan natin ito. In fact, we highly recommend yung mga parents natin, mga teachers natin to come and visit the National Museum for Natural History. Tandaan po natin na ito ay isa lamang sa mga complex of National Museum natin. Mm-hmm. That includes yung museum natin for fine arts, for anthropology, and we also have the planetarium. Yes! Diba? So hindi kayo mauubusan ng gagawin. Pwede nyo siyang by month or by week, pero siguradong matutuwa kayo at magiging worthwhile yung magiging experience ninyo sa ating mga museum.
Napaka-init, yes. Pero napaka-ganda ng ating naging paglibot sa Metro Manila, particular na dito sa Maynila. At syempre, hindi matatapos ang araw natin kung hindi natin masisilayan ng napakagandang sunset. Yes. At sunset. Ang napakagandang Manila Bay sa likod natin. Yan. Oo, at napaka-insightful niya actually. Hindi lang siya experience na, ayun, makita lang natin itong mga historical places. Hmm. Kundi, syempre makikita mo rin doon yung both the beauty and yung mga needs for improvement pa. And isa sa, siguro isa sa mga pinaka ma-appreciate ko na nag-improve talaga ay yung National Museum. Hmm. But then, of course, makita mo, hindi lang part ng Manila talaga syempre yung yun, yung marami pa rin mga bata, yeah, yung mga families na nasa, yan, nasa streets lang. Mm. So, hopefully, as we develop sa isang mga, sa ibang mga parts ng Manila, eh, kasama rin sila and kasama rin yung mga tao sa development. Mm. Yun. Yung isa kong, ano, insight. Mm. Actually, ako buong araw, medyo na-guilty ako eh. Kasi, yes, we have that desire to, you know, travel to places outside of the country. Oh, excited yeah. tayo, you know, alamin lahat ng mga, you know, culture nila, mm. historical places and all that. Pero dito mismo sa Pilipinas, sa Maynila, parang andyan na lang, arm's length na lang, hindi mo pinupuntahan, di ba? And oh. it's so convenient naman to do it, it's so affordable. Yeah. And napakagandang experience. So hopefully mas marami pa tayong makitang, you know, mga families, mga friends na talagang i-enjoy yung beauty ng ating culture, ng ating heritage. Yes, at hindi na tayo lumayo. Yun nga eh, 'di ba? Sabi nga ng mga previous na themes ng tourism natin, it's more fun in the Philippines, and hopefully now it's also more fun here in Manila na talagang bago natin malibot yung ibang bansa, mga travel goals natin, eh yung munang nasan tayo, dun muna natin palaguin yung economy and yun nga yung pagiging tourist, yung tourism ng ating sariling communities. Napaka din, parang may position ka naman sa Department of Tourism, di ba? Pero sabi mo, more fun in the Philippines, it's more fun here in Lighthouse Cafe. Kaya samahan niyo po kami dahil mas marami pa po kami mga cities na bibisitahin dito pa rin po sa Espresso Self ng Lighthouse Cafe. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng ating Lighthouse Cafe na naglalayon na sa lahat po ng mga pinag-usapan natin ay bigyan nating daan kung anong maaaring ibigay sa atin ng banal na kasulatan bilang halimbawa ay aral o reminder or turo, ano po, prinsipyo sa mga napag-usapan po natin. Sa episode na ito, ipinag-uusapan natin ang bukod tangi, nakatangian ng mga Pilipino, yung bang naglalakbay at lalo patungkol sa mga naging OFW, ano po. At alam niyo po sa banal na kasulatan ay gayon din ang kalalagyan ng araw ng mga unang mga mananampalataya na nakaranas ng persecution doon po sa Jerusalem. No? At dyan po sa the book of Acts ay makikita natin ang pangyayaring ito. Lalo na nung dumako ang mga persecution nung araw na dala ni nung dating Saul o si Saul na naging Apostol Pablo. Subalit nung siya ay sapagkat nung siya ay hindi pa po apostol, eh, talagang iba ang klaseng pagkatao niya. At dahil sa persecution, ito ang sinasabi dun sa Acts chapter 8 and verse 4. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. At doon naman sa Acts chapter 11 and verses 19 to 21, ay ganito naman po ang sinasabi. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake to the Grecians, preaching the Lord Jesus. And verse 21 says, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Ang maganda po siguro nating kunin sa mga talatang ito, na kahit po tayo'y lumalabas ng ating bansa, ay meron po tayong dinadala. Okay? At maganda na ang daladala po natin ay magagandang mga bagay. Well, para sa mga OFW, sana ang dala natin po ay magandang asal, magandang mga katangian, kasipagan, ano po, lahat ng magagandang maaari nating i-contribute sa mga ibang bansa. Ngunit sa mga mananampalataya
ang pinakadalang magandang baon po natin whenever we go anywhere in the world ay ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ito ang ginawa at dinala ng mga early Christians when they were scattered abroad. Marami po ang napaibang bansa, napaibang lugar, at lalo doon sa Acts chapter 11 hanggang umabot po sila sa Antioch. Alam niyo kung ano nangyari? When they went to Antioch, ano po, ito yung northern part, no? Sa may Syria na po ito, ay nangaral sila tungkol sa Panginoong Jesus. At nangaral sila tungkol sa gospel, tungkol sa mabuting balita kay Kristo, patungkol sa kanyang kaligtasan. At unti-unti po'y marami ang nakarinig ng mabuting balitang yan. Eventually, ay nagkaroon ng mga gawain po doon sa Antioch. At yan ang naging simulain, ika nga ng mga maraming mga theologians, ng magandang misyon ng mga simbahan po noong araw, na kung saan si Apostol Pablo at si Barnabas at si Silas ay nanggaling, no? Nagkaroon ng mga missionary journey. My point is this. For whatever reason our people go abroad, sa anumang mga kadahilanan na mayroon tayo, siguro yung kabigatan ng kabuhayan, kabigatan sa kung anuman, at mayroon tayong pagkakataon na makapag-abroad, dalhin po natin ang pinakamagagandang bagay na maaari nating dalhin, lalo na tayo mga mananampalataya, upang ang mabuting balita tungkol kay Kristo ay maipahayag po natin sa lahat ng dako, sapagkat ito po ang pinakamagandang maaaring mangyari sa tao. And then, alam niyo po ba, naging simulain ito worldwide hanggang sa ang ebanghelyo o ang balita, ang mabuting balita at kaligtasan kay Kristo ay umabot na sa Pilipinas, no? At ito 'yung nangyari sapagkat 'yung nga sinasabing diaspora, 'yung paglabas ng mga tao. Okay? Well, for one, dalangin po natin na kung saan naroon ang ating mga kababayan ay ito ang mangyayari, at sa kanilang pagbabalik din naman sa ating bansa ay mas matibay pa hindi lang ang kanilang kabuhayan kundi ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Magandang pananaw po ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Welcome po sa Barista, ang segment po dito sa Lighthouse Cafe kung saan tinutugunan po namin ang inyong mga legal na katanungan. Ngayong araw po ay may liham tayo mula kay Lourdes. Dear Attorney Rivera, ako po ay may naging karelasyon na isang German-born na nag-migrate sa Canada. Ang aming relasyon ay nagbunga ng isang anak. Napag-alaman namin kamakailan lang na namatay na pala sa Canada ang aking boyfriend. May nakapagsabi sa akin na mayroon daw kaming pwedeng maging bahagi sa kanyang pensyon. Paano po namin ito pwedeng makuha? Lubos na gumagalang, Lourdes. So maraming salamat sa pagpapadala ng iyong liham, Lourdes. Attorney Mo, dun sa sulat ni Lourdes, medyo hindi kasi nabanggit yung mga ilang bagay katulad nung ilang taon ba yung anak niya nung namatay yung nakarelasyon niya na German-born. So paano ba yung mga legalities nun katulad nung mga mamanahin niya, nung anak niya, ganun? No, yun nga, no? May mga ibang information na hindi provided. No? Pero ang malinaw lang dito, siya ay German-born na nag-migrate sa Canada. Hindi rin malinaw kung naging Canadian citizen ba ito or permanent resident lang. Pero ang pwede nating maibigay na payo kay Lourdes, no? Ito ay issue ng tinatawag natin na conflicts of law. May dalawang batas na siyang nag-a-apply o sumasaklaw sa issue na ito. Unang-una, dahil yung decedent o yung namatay ay namatay, hindi rin nabanggit dito kung saan siya huling nag-reside. Eh, no? Pero i-assume na lang natin na dahil nag-migrate siya sa Canada, ay doon siya namatay. Then, malamang sa malamang, yung mga batas o yung national laws ng Canada ang mag-a-apply pagdating sa yung estate. Ibig sabihin kung paano ito mamanahin ng yung mga tagapagmana. According sa laws ng Canada. O, yung last will and testament mo and everything else that you would execute with regard to your estate, ito ay covered ng batas ng Canada. Yan ang nire-recognize ng batas ng Pilipinas. No? Pag ganyan na decedent ay citizen or resident ng ibang jurisdiction. Ngayon, ang problema naman din dito, sapagkat yung isang tagapagmana ay Pilipino. So, ibig sabihin, nag-a-apply din yung Philippine laws. Pero dahil yung Philippine laws nga, nire-recognize yung batas ng Canada. So, ibig sabihin, re-respetuhin din natin yun.
Ang problema dyan is kung paano mo siya kukunin. Mm-hmm. Unang-una, dahil nandito ako sa Pilipinas, yung practicality actually nung mm-hmm. paghahabol dun sa estate. Kung kailangan mo bang lumipad pa. Oo, pero actually, yung isa ding question niya dito, sinasabi niya kasi parang nasabi na meron silang pension. Merong pension yung asawa. So, yung pension i-prove kasi, oo, yung pension eh, bahagi yan ng pinagtrabahuhan mo eh. Parang retirement yan eh. So, ibig sabihin, unang-una, ano ba yung batas ng Canada with regards to kung sino ang beneficiaries ng pension mm-hmm. benefits? So, sabihin natin, ma-establish natin na may pension benefits ka, kailangan mong patunayan dun sa employer dun or dun sa company na pinagtrabahuhan niya whether ikaw ba talaga ay beneficiary. Ang so, malinaw parang dun, pwedeng kung yung birth certificate ba ng bata ay na-carry ba yung apelido ng kung na-carry yung apelido, born. Kung nagkaroon ba ng recognition. So, ideally, sana pumirma sa birth certificate, kinerya apelido. Kung may mga letters ba, naging correspondence, meron pa kayong pictures together. So, you would have to show proof then. Show proof na. No? Sapagka, relationship. Oh, pangalawa, ang isang ano din dyan, paano magiging effective yung pagbabayad sa'yo? So, unang-una, yung paghahabol. So, ibig sabihin, ma-identify mo kung sino yung employer niya. Pag na-identify mo na kung sino yung employer niya, paano ka magko-communicate sa kanila? So, pwede niya yung sulatan. Mm-hmm. Siguro, i-search niya yung employer, i-email niya, sulatan niya, or tawagan niya. And then, try niyang i-comply yung mga requirements. Ngayon, pagka na-comply niya yung requirements, ang susunod na magiging issue naman doon, kung wala silang maging problema doon, paano naman yung magiging pagbabayad sa kanya? Sapagkat malamang yan, yung pension niya na ilalabas sa isang Canadian bank account. So, from that Canadian bank account, paano naman ma-forward sa isang local bank account natin dito. So, pero yan yung mga logistics issue na lang yan eh. Ang isang issue din kasi, paano pag dininay ka? Feeling ka mo, feeling mo rightful na ano ka na beneficiary, pero dininay ka dahil for whatever reason ayaw lang ng company. Paano ang gagawin mo? Eh dahil nasa ibang jurisdiction 'yon, ibig sabihin yung pagkakaso mo rin eh gagawin mo rin doon. Mm. Diba? Para so, ma, para ikaw ang gagastos pa muna. Ikaw ang gagastos na wala ka namang assurance na makukuha mo naman talaga yun. Wala. So, ideally, meron ka sanang kamag-anak, kaibigan na pwede mag-represent sa'yo. Makakuha ka sana ng Canadian lawyer na mag-represent sa'yo para maiproseso ito. And ang clear lang dito, actually, ang magiging beneficiary dito ay yung anak. And typically, pagkaganyan ng mga pension, tsaka ano, dahil hindi nga nabanggit yung edad, ang ano dito is typically yung age of majority or yung tawag dito yung hindi na siya minor. So typically ang minor is below 21. So 21 and above hindi na yan minor at ano na siya kumbaga hindi na siya considered na dependent hence hindi na siya considered na beneficiary. Yung naging karelasyon naman na si Lourdes dahil wala naman nasabi kung sila ay kinasal, wala rin siya magiging habol. So ang isa pang aspect din dito na pwede nating tingnan eh baka pwede siyang makapag-acquire ng Canadian citizenship or German citizenship depende kung ano yung naging huling citizenship ng tatay niya. So dahil siya ay born dito sa Philippines at meron siyang nanay na Pilipina, siya ay Filipino. Pero dahil yung tatay niya ay foreigner, either German or Canadian, pwede rin siya mag-acquire ng German or Canadian citizenship, depende dun sa batas ng Germany or Canada. So siguro, attorney mo, kung nangyari to sa isang katulad nung kay Lourdes, pwede ba siyang, kung wala siyang alam kung paano ito simulan, pwede bang lumapit na lang siya sa ating foreign affairs? Oh, pwede siya lumapit sa foreign affairs or pwede siya lumapit sa tawag dito sa Canadian Embassy tsaka German Embassy para mapag-alaman niya whether ito bang taong ito, yung kanyang naging karelasyon, ay citizen ng bansang yun. And then, ma-advise din siya kung paano siya pwedeng mag-acquire ng citizenship. Actually, yung anak niya ang dapat na isama niya para maglakad ng mga bagay niya. Ayan, so may mga maaari tayong gawin katulad nga doon sa nabanggit ni Lourdes sa sulat niya at sa mga may katulad din na kaso nitong sinulat ni Lourdes at sana nasagot namin ang inyong mga tanong. At kung kayo po ay may mga legal na katanungan, maaari po kayong sumulat sa goodtalks@lighthousecafetv.com. At muli, ako si Harvey Gamboa. At ako naman po si Attorney Moses Rivera. At your service. At tatapos na naman po ang isang oras na magagandang kwentuhan sa ating programang ito. And we hope you enjoyed all our discussions today.
Yes, and you can watch a replay of our episode today sa aming YouTube channel. Just look for Lighthouse BBC on YouTube and be sure to like, subscribe, and share. At available din po ang aming Lighthouse Cafe episodes through our new Lighthouse Spectrum app. Just look for this logo sa baba and download it via Google Play Store. Tama, Antoinette. Eventually, madadownload na rin ang Lighthouse Spectrum app from the App Store. Abangan po ninyo yan. And we would also like to thank our ministry partners and sponsors, Haircutters Republic, Miami Cakes, Four Gospels Catering Services, and Lighthouse Blooms Flower Shop. Be a blessing by becoming our ministry partner. Just send a message to our official Facebook page, Lighthouse Cafe. At kayo po mismo ay maaari rin maging partner ng aming pong show. Pwede po kayo mag-donate via our Lighthouse Spectrum app. Hanapin lamang po ninyo yung donate na icon. Pwede rin po kayo magpadala ng mga comments sa aming pong Lighthouse Cafe Facebook page or write us an email at goodtalks@lighthousecafetv.com. Alam niyo po, mapapanagin na po ang Lighthouse Cafe sa Poplight TV. Pwede rin po sa Channel 72 sa Sky Cable. O kung di kaya naman, ay iscan niyo po ang inyong mga digital boxes for Poplight TV. Baka nagtatanong po kayo, ba't lahat na lang ang pangalan ay Lighthouse? Well, sapagkat po ang production po ng Lighthouse Cafe ay ginagawa ng Lighthouse Baptist Church, Bible Baptist Church as part of our ministry. Kaya yung Lighthouse Spectrum po, lahat ng ating mga productions ay nabiyan. Kaya you get it from Google Play Store at download, install, at register po kayo. And so, you catch another episode next week, only here at the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.